Susunod, Senador Jambi Madrigal, dating Senador Jambi Madrigal ng Partido Liberal. Maganda umaga sa inyo, ma'am. Uy, nanonood siya ng teleradyo. Okay, Senator Jambi. Ma'am, kayo pala ang author ng Tubataha Protected Area Act. Hindi ko alam yun, ha? Ngayon lang binigay sa akin ng researcher ko. Ina, tayo, mahal natin ang Tubataha kasi nagda-dive tayo. I know you're a diver also. Yes, and I've been to Tubataha. Yes. Oo. Mm-hmm. I passed that law noong 2009, na ipass ko yung law, pero pinirmahan ni former President GMA noong 2010. Okay, so ano po ang inyong reaksyon sa ngayon ang sinasabi po ng ibang mga NGO like Lori Tan, World Wildlife Fund, eh lahat po ng ginagawa ngayon ay mga pagbabawal. Halimbawa, yung pagbaba ng angkla. Sabi naman po ng Amerika at ng ating sariling gobyerno, malayo naman daw po ito sa reef. So, ano po ang inyong observation dito sa nangyayaring salvage operations? Well, unang-una may batas tayo na talagang nagbabawal sa maski fishing boat na makapasok dyan na walang permiso ng ranger. Aha. Tapos kailangan magbayad kayo. Hindi ba pag nagda-dive tayo, malaki yung fee na binabayad natin. Mm-hmm. Ang tinatanong ko lang, maybe the Americans have their own reasons. Kasi nung pumasok sila dyan, binigyan sila ng warning ng mga rangers. Ngunit hindi sila sumunod. Nag-ano sila ng battle stations. Ako naman, parati kong binibisita yung mga rangers doon. Talagang mga dedicated sila. Eh ano naman magagawa nila sa mga armas na Amerikano? Kanya, hindi naman nila ma-enforce na hindi makapasok doon. I see. Oh. Pero I agree na yun na nangyari na ito, medyo nagbibigay ng konting hope na nagkaroon ng joint statement ng American Embassy together with the Filipino government na magkakaroon ng joint operations. Pero habang tumatagal ito, ang daming nasisira kasi 220 foot yung haba nung barko na yon. Hindi naman malaki kasi habang nadadrag ito, masyado na talagang nadadamage. Hindi kasi na malaki yung barko ang nag-beach. Also, hindi ko nga maalaman na sa dami ng radar ng mga Amerikano, paano talaga silang nag-run aground dyan? Oo nga eh, baka lasing. Nagbibiro lang ako. Kasi how does that happen? Hindi ko maintindihan din. Pero maganda naman po, at least kasama rin po kayong nagbabantay. Kasi kayo palang gumawa nung Tubataha Protected Area Act. Kasi importante ito, imagine this is like our national park. Itong ginawa Tubataha Area National Park kasama ng nila Angelique Tsiongko na nag-enforce nito. Mm-hmm. Ang dapat also malaman natin, dalawa ang sites nito. Yung penalties in the Tubataha Act are penalties for natural occurrences, yung mga intrusions. Malalaki nga yan, mga half a million to 1 million pesos. Pero following international law and the NIPAS Act, which may provision naman sa batas na binasa ko, meron dalawa. There are two sides, yung penalties at yung indemnification o compensation. Pero sa Hawaii, meron isang, nung 2000... yung USS Port Royal, mm-hmm, hindi ito protected area, nag-run aground siya sa Hawaii, sa Oahu. Mm-hmm. Yung total fines and indemnity o compensation na in-impose is $15 million. At yung mismong US Navy ay nagbayad sa state of Hawaii ng $15 million. Ayun, so $15 million, wow. $15 million, malaki. Ito, pinag-usapan natin, 38 million pesos lang. Parang napakaliit niyan. Umabot na po ng 100 million, pero that's still not $15 million. $15 million. Tapos kung titingnan mo, hindi lang ito para sa divers, kasi ang Tubataha ay isang sanctuary ng fish. Ito ay makaka-apekto rin sa food chain natin, sa huli, yung mga fishermen maapektado dito kung masira ang Tubataha. Kasi everything is interconnected. Depende na yan how much we value our yung ating kalikasan. Sa New Zealand naman, meron isang barko, Astrolabe Reef, na ang kanyang kapitan ay Filipino. Tapos ang nangyari, he ran aground also. Hinuli pa yung Filipinong kapitan
fine siya ng $230,000, pero yung total indemnity, total compensation, ay dumating ng $37 million. Mm-hmm. Wow, ang laki nun. Opo, malalaki. So, ibig nga sabihin, dapat pinag-aaralan yung history ano, ng ganitong opo klaseng mga violations at yung commensurate penalties dapat pinag-aaralan ng ating gobyerno para alam natin kung magkano ang sisingilin sa Amerika. Oh, Corina, sana nga makapunta tayo diyan. Oh. Si Angelique, we can dive and see the and see the damage. Oh my God, how heartbreaking. Well, ma'am, marami pong salamat sa inyong panahon ngayon. Yes, that was very informative. Thank you, Corina. Salamat. Thank you, mga kaibigan. Si Jambi Madrigal, dating senadora, ngayon ay tumatakbo sa Liberal Party.